is this highly curable po ba? Kahit sinabi niyo nasa top 4 na siya ng mga cancer natin dito po, is this highly curable naman po ba? Oh, kaya nga meron kaming ano no, awareness na ganito no. So pag nasa first stage lang, nyari, stage 1, stage 2, yung early cancer no, early stages ng cancer, curable yan by pwedeng operasyon, pwedeng radiation o pwedeng chemotherapy no. Pero as much as possible, pag meron tayong symptoms nito, that's why we are very much vigilant with this kind of advocacy na kung talagang meron tayong ganitong mga symptoms, pasilip tayo para ma-identify kaagad natin. Kung meron man, ay ma-prevent natin. No? So, highly curable, highly preventable. No? So, yan ang magandang message sa atin ano? Na dapat nating wala. Hindi nangangulugan na may cancer tayo, wala na eh. No? Death sentence na yun, hindi. May pag-asa pa rin tayo kahit tayo ganitong meron tayong cancer, no? So, laban lang tayo. Fight. And also, I will always emphasize positive thinking. Siyempre, prayers. No? And asking help from above. It helps. So, yun ang ating dapat malaman. It helps. Mm-hmm. Super true. Ano po, aside from mga radiotherapy, mga chemotherapy na common na ginagawa pong treatment kapag may cancer ng isang pasyente, are there any other new innovations when it comes to treatment po ng cancer, specifically here for head and neck cancer? Yeah. Meron tayong mga talagang mga ano no, tinatawag na integrative, pwede rin alternative medication kasi for the past several decades, siguro mga ilan yan, 6 decades na yan ano, ang radiotherapy, operation, at saka chemotherapy has been the streamlined treatment. No? Pero siyempre, merong iba, no? we're back to, I would agree, no? The food we eat, no? And herbal medication can help. No? And definitely, it is also may proseso tayo na pwedeng gumaling, no? With a certain kind of ingredient sa ating mga herbs, no? So we're very rich in herbs, you know. Sa ano, no? Kaya pwede nating magkaroon tayo ng ganitong klaseng ano. Usually pini-prescribe ko sa mga pasyente ko no, yung CCC, no? Carrot, celery and cucumber. Combine mo lang ito, medyo maasim to, hindi niyo gusto yung lasa, pwedeng dagdagan niyo ng apple o banana. So CCC, okay. So CCC, kumain ng CCC para hindi magsisi. Okay, so parang clincher. Siguro Angela no, yung tinatanong mo sa akin na kung meron man, meron maraming mga nadidevelop pero hindi pa niya streamline sa atin ano. Tsaka siyempre mahal pa, hindi pa natin affordable yung mga ganito no. Kaya yung cryotherapy no, yung cryotherapy na sinasabi nila dito. Maraming pumupunta pa rin sa ibang bansa, sa China in particular. Na pwedeng makakatulong pa rin ano. Kaya pero not necessarily pa rin it will be true to everybody no, pero ako nakikita ko no, pag meron kang bukol may sasapul sa yung treatment eh, hindi naman ang isang ano is a cure all pa rin, so ano? So individual pa rin ano, individual approach no, personal approach and then this time talagang dapat natin makita, and we doctors should perceive this, hindi nangangulgan na dekahon parati ang ating treatment sa isang pasyente no. Dapat and also syempre open-minded tayo, kung merong ano, kung nagtatanong sila ng Dok, pwede bang kumain ng ganito? Pwede kumain ng ganyan? Siyempre, tanong nila, lalo ngayon, may mangustin, guyabano, would be help, ano? So, marami tayong nakikita na ganito yung kinakain na sila. Go ahead, kailangan natin yan talaga, ano? Tapos, pero yung mga pinapaiwasan natin sa iyo, yung red meat, yung mga grilled meat, mga preservatives, yung mga merong mga tosino, mga ganyan, ay dapat iwasan na natin ano. So, siyempre as much as possible fruits and vegetables. 'Yun ang mga inaano natin, 5 servings of fruits and vegetables per day. 'Yun ang parating nating ini-emphasize of course, no. So, hopefully
hopefully we will be always think of this possibility. Nati, araw-araw talaga nating nakakain to. Imbis na kung hindi niyo naman talagang nakakain, pwedeng mga juices, ano? Kaya sabi ko, pwedeng available sa atin yung mga, no, juicing is important, no? And guyabano juice, mangosteen juice, may marami namang available diyan. Pero mas maganda talaga yung fresh juices, no? Fresh juices made of sa vegetables, ginaano natin yung sinabi kong CCC, no? Mas maganda yung gawing juice, no? So hindi necessarily kakain. Minsan kasi merong iba nahihirapan na kumain, di ba? Lalo na yung mga may problema sa tubig, no? So parang wala na silang gana kumain. So juice can be a very important substitute talaga, no? Talaga para sa pamasok agad sa tubig. Dala muna natin. Yeah, oo, tama yung sinabi mo rin, less na, no? Sugar sa juice, ha? Sugar. Ah, oo. Exactly. Oo. Sinasabi nila, no? May sinasabi nila na yung... Go ahead po. Go ahead po. Doc, sige. Hindi, yung mangga. Yung mangga is very sweet. No? Very sweet, you know? Kaya, ang isang recommendation is do not eat too much of this or do not eat as much as possible the mango kasi it's sweet matanis. Yun, eh. Kaya madaming, ano. Oo. So, meron talagang marami talaga na mataas ang glycemic index nila o very rich in sugar na kailangan nating iwasan din. Opo. Yan. So, mango juice ba yan? No, pineapple juice. Ah, mango juice. Yeah, oh. Mango po. Sige, mango. Opo. Yung sa quality of life naman po ng mga pasyente after the treatment. Kasi we all understand na during treatment, yung quality of life ng mga pasyente can be really debilitating, no? Dahil sa mga yung chemotherapy nag-undergo sila. But after that certain treatment, kamusta naman po yung quality of life ng mga pasyente natin na nagkaroon po ng head and neck cancer? Meron po, babalik po ba sila sa normal? O may mga significant changes na po? Most especially sa voice, ganyan. Kasi, ano, di ba? Neck, ganyan. Yeah. Kaya generally nga, pag nakuha natin sila at an early stage, may possibility na normal sila after the treatment. No? After, meron nga kami, meron akong isang pasyente. Yeah. Oh. Meron akong pasyente, merong ano sa dila, bukol sa dila, no? Tapos tinanggal namin yung kalahati ng dila, no? So, pwede nating i-reconstruct yun. Pwede nating i-reconstruct. Kukuha tayo sa ibang party ng katawan tapos idudugtong natin yun. Pwede rin wala na. Minsan, initially, pwedeng hindi maganda yung kanilang salita pero sa katagalan, naiintindihan na sila. So, they can go back to normal life, no? Tapos yung bukol dito, kunyari may bukol tayo dito sa larynx, di ba, nakikita natin sila. Sometimes, may butas dito, no? They can still talk, no? Maski na may butas dito, no? May possibility, meron tayong ginagawang operasyon o yung laryngeal machine, no? Laryngeal switch na pwedeng kikita na siguro kayo dito, yung nagsasalita dito, na may bukol dito tapos nakakapagsalita sila. So they can still talk, they can regain the ability to communicate. So ito yung importante natin dito, no? Maski na meron tayong laryngeal cancer, no? Sometimes may mga facial talagang deformity, no? Lalo na pag yung bukol natin dito sa pisngi, tinatanggal natin yan. Pero may mga technique naman kami na possibility na i-avoid natin yung very debilitating disease. Meron akong pasyente talaga na talagang very vain, no? Kaya ayoko ng ganito. So umikot siya sa mga iba't ibang doktor and I offered something. Tapos yung something na sinabi ko ay nakatulong naman sa kanya. Ngayon, ano, after mga 10 years na, no, 10 years, okay na okay sila. So, lagi nagpapasalamat sa akin kasi we avoided a very debilitating na talagang bagsak talaga yung kanyang mukha, napapa, pwedeng wala na siyang magiging confidence to face. Eh, may hilig pa naman itong makipagkaibigan, no? Siyempre, parang madidepress siya pag hindi maganda yung kanya. Pero we can still do that, ano? And then the quality of life can be normal for as long as maganda talaga po, makakatch natin as early possible. And that's why we have this Head and Neck Cancer Consciousness Week para maagapan natin, ma-treat natin as early as possible in order for them to be cured and to be prevented, no? So Head and Neck Cancer Consciousness Week.
So, go tayo. One last May parabola akong tanong sa'yo, Doc Hill. May nagpapatanong nga si Angela Rawashde. Yung mga vegan preservatives ba, is that also healthy? Considered healthy? Kasi sabi mo kanina yung mga preservatives dapat din nilang iwasan. Preservatives, so, what's your take on vegan preservatives? As much as possible, dapat talaga fresh ang ating kinakain. Ano? So pag kami, hindi natin alam kung ano rin yung mga preservatives na hinahalo dyan eh. No, so we should know what these preservatives are, kasi lalo na yan yung sinabi mo na mayroong mga preservatives talaga yung pinapakita natin diyan, ano. So as much as possible, we should avoid too much of this. Hindi naman ano, paminsan-minsan pwede tayong mandaya, pero mas maganda kung may iwasan natin ganitong red meat, no. Mas maganda iwasan natin, ano. So I'm not saying na pag kumain ka yan, sigurado magkakaroon ka na ng cancer. No? So, hindi naman gano'n. Yun, ito, meron tayo dito ng mga sweet. No? Sarap niyang kumain. Ano? Pero meron siyang fruit. Meron mga hindi pa natin na pag-aaralan. Ano? Ayan, hamburger. No? Anything. Ito pa pala. No? Anything acidic can be dangerous as well, no. So ayun. Pag pumunta ka sa mga chain stores, ano ang mga acidic? Yan lahat na yan. Hamburger, soft drinks. Tapos ano, minsan nilalagyan ng pasta, mga juices na mayroong preservatives. Kaya ako siyempre pag magkakaroon ka ng ano po, may drinks kayo diyan, fresh fruit ba? Usually, hindi naman fresh fruit ang tinibigay sa atin eh. Nasa powder na yan. So, preservatives din yun. So, as much as possible, if you go to a restaurant, ask for fresh food, so iwasan natin yung mga preservatives. You know?